Magandang araw! Narito tayo muli upang mag-aral sa asignaturang Filipino. Gamit ng Pandiwa ayon sa Panahunan, paggamit ng Pang-uri sa Paglalarawan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ang Pandiwa ay mayroong tatlong panahunan. Ito ay ang naganap, nagaganap, at magaganap. Ang pandiwang kagaganap pa lamang ay pandiwa o kilos na katatapos pa lamang na gawin. Sa pagbuo ng pandiwang kagaganap pa lamang, ikinakabit ang unlabing ka at inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, kauupo pa lamang ng binata nang may marinig siyang tawanan. Nakita ng binata na makalat ang tanimang kalilinis niya lamang kaninang umaga. Kaaalis lamang ng diwata nang magising ang binata. Gawin natin. Piliin ang salitang hindi kaugnay ng ibang mga salita sa bawat pangkat. Piliin ang tamang sagot. Ang salitang hindi kabilang sa number 1 ay biyahe. Ang salitang hindi kabilang sa bilang 2 ay tindahan. Ang salitang hindi kabilang sa grupo ng salita sa bilang 3 ay mag-aaral. Ang salitang hindi kabilang sa mga salitang nasa bilang 4 ay hapunan. Ang salitang hindi kabilang sa salitang nasa bilang 5 ay bunso. Gawin natin. Magbigay ng mga salitang kaugnay ng mga kategorya sa bawat bilang. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Mga gamit sa panulat. Lapis, ballpen, papel. Mga uri ng gulay, talong, sitaw, kalabasa, mga uri ng hayop na may apat na paa, aso, pusa, baka, mga uri ng prutas na may mga buto, atis, mangga, santol, mga ginagamit sa kusina, kawali, sandok, kutsilyo. Gawin natin. Isulat kung naganap, nagaganap o magaganap ang mga salitang may salungguhit. Kaliligo lamang ni Ate Adela nang mag-brownout. Ang salitang kaliligo ay kagaganap. Hinabol ni Katrina ang aling nagtitinda ng mangga dahil bibili siya. Ang bibili ay magaganap. Pinagtawanan ni Marvin ang pamangkin dahil tabingi ang pagkakasuot ito ng sunglasses. Ang pinagtawanan ay naganap. Magluluto si Aling Inday ng paborito nitong paksiw na bangus. Ang magluluto ay magaganap. Kumakatok si Aling Edith at nangihiram ng plansya. Ang kumakatok ay nagaganap. Gawin natin.
Hanapin sa hanay B ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Siyam na piso ang pamasahe sa jeep. Ang pamasahe ay bayad sa sasakyan. Lahat kami ay nag-ambag para mabuo ang proyekto. Ang nag-ambag ay nagbigay ng tulong kasama ang ibang tao. Maliit lamang pala ang halaga ng ating binili, kaya may botal pa. Ang botal ay sobra sa itinakdang dami. Sabay-sabay kaming kumakain ng pananghalian araw-araw. Ito ay pagkain inihahanda sa kinakain sa tanghali. Manika ay gawin natin. Isulat sa iyong sagutang papel ang pandiwang makikita mo sa bawat pangungusap. Nagdulot ng malaking baha ang ulan sa buong magdamag. Ang pandiwa ay nagdulot. Lumutang sa tubig baha ang mga plastik at iba pang basura. Ang pandiwa ay lumutang. Ang mga kabahayan ay nalubog sa tubig ulan. Ang pandiwa ay nalubog. Ang mga sasakyan ay naiwan sa lansangan. Ang pandiwa ay naiwan. Itinutulak ng mga tao ang mga tumitirik na sasakyan upang hindi makaabala sa lansangan. Ang pandiwa ay itinutulak at tumitirik. Isinasakay sa bangka ang mga pangunahing kakailanganin ng mga tao. Ang pandiwa ay isinasakay. Isinasakay ang mga taong may bahay na nalubog sa tubig baha. Ang pandiwa ay isinasakay at nalubog. Ang pamahalaang bayan ay maghahanap ng lugar na pagdadalhan sa mga tao. Ang pandiwa ay maghahanap. Maghahandog ng tulong ang Red Cross. Ang pandiwa ay maghahandog. Ang iba't ibang organisasyon ay mangangalap ng pondo upang makatulong sa mga biktima. Ang pandiwa ay mangangalap. Gawin natin. Banghayin ang bawat pandiwa ayon sa panahunang naganap at panahunang nagaganap pa lamang. Labas, lumabas, lumalabas, ligpit, niligpit, nililigpit, sigaw, sumigaw, sumisigaw, bukas, bumukas, bumubukas, bili, bumili, bumibili, sayaw, sumayaw, sumasayaw, lundag, lumundag, lumulundag, tago, nagtago, nagtatago, alok, inalok, inaalok, inom, uminom, umiinom. Gawin natin. Sumulat ng 2 talata tungkol sa iyong karanasan sa paaralan, gamitin ang mga panahunan ng pandiwang naganap o nangyari na. Maraming magagandang karanasan ang nangyari sa akin sa aming paaralan bago ang pandemya. Dito, nakilala ko ang aking mga kaibigan. Madalas kaming sumayaw sa mga palatuntunan ng aming paaralan. Sumali rin kami sa mga patimpalak at nagwagi ng mga medalya.
nagtanim kami ng mga gulay at mga halamang ornamental. Maliban sa mga ito, kumain kami ng sama-sama ng aming tanghalian sa ilalim ng puno. Sumama kami sa paglalakbay at pumunta sa iba't ibang lugar. Talaga namang nakakatuwang balikan ang mga karanasan sa aming paaralan. Sa paggamit ko ng panahunan ng Pandiwa, isinasaalang-alang ko ang kapanahunan nito. Ito ay ang naganap kung nangyari na, nagaganap kung kasalukuyang nangyayari, at magaganap kung mangyayari pa ang kilos o galaw. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!